Inanunsyo ng College of the Holy Spirit Manila na titigil na ito sa operasyon pag natapos ang school year 2021-2022 dahil umano ito sa mga pagsubok na hinarap ng institusyon sa nakalipas na taon na nagpahirap sa pagkakaroon ng mga bagong estudyante. Ang CHSM ang isa sa pinakamatandang Catholic schools sa Pilipinas na tinatag mahigit isang siglo na ang nagdaan. Hindi nag-iisa ang kolehiyo sa mga pribadong paaralan at mga estudyanteng naapektuhan ng pandemya. Sa isang private school sa Tondo, Maynila, ito ang unang pagkakataong 400 lang ang estudyante nila mula sa dating 600 pataas. Una yung pandemic, syempre yung fear ng mga parents. Economically speaking din, syempre maraming naapektuhan sa kanilang income. Yung working hours ng mga teachers natin medyo nabawasan, and also yung salary ng mga teachers natin medyo naapektuhan. Sa datos ng DepEd, as of November, mahigit 2 milyong estudyante ang nag-enroll sa private schools. Kalahati lang ito sa bilang ng enrollees noong nakaraang school year. As of September, may mahigit 800 eskwelahan naman ang nagpahayag na hindi muna mag-ooperate para sa school year 2020-2021. Ayon sa CHED at DepEd, kabilang sa mga ayuda para sa private schools, ang subsidy para sa mga estudyante at faculty, libreng capacity building program at grants sa private universities. Ang sinasabi namin palagi ay itong mga problema sa private schools konektado sa estado ng ekonomiya. Ngayon na unti-unti nang binubuksan ang ekonomiya, unti-unti na rin bumabalik ang mga estudyante. Kahit pa paano makakasurvive tayo ngayong school year, except for a few na talagang hirap na din na hindi nakakayanin. But we will find a way. Tulad ng maraming sektor, lubhang naapektuhan ng pandemya ang mga pribadong paaralan. Pero tulad din ng ibang paaralan, determinado ang private schools na ipagpatuloy ang kanilang bukasyon, lalo na ngayong higit silang kailangan ng mga kabataan. Ara Perez, ABS-CBN News.